Glowing skin with Mestiza Rhea Vitamins. Rhea, basta kalusugan, maasahan mo. Sanrimo Pasta, we're family. And Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Boss! Uy! Magandang araw po! Ano pong favorite ninyong pakinggan na radio station? Ha? Radio station? Yung ano? Yung sikat? Ah, yun pong... Hindi. Yung pinakasikat. Ah, yun pong Energy FM. Yun! Nadali mo! Yan ang famous FM radio station. Mapa-Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Yan ang pinakasikat. Oh! Alam na ha, ang pinakasikat na FM. Energy FM. Oh, wow! Famous! Classic talaga. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y habihin radyo! Sabihin mo! Energy! Energy! Woo! Doon, ang simple lang sa isang sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bayo, kusina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palagay internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Bakit sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Bangga! Energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Sige na, tabi tayo. Sige na nga! Oh, Lindsay! Tabi lang, ha? Oh, Lindsay! Eto, ah? Katabi mo na. Hi, Bangga! Isang magandang hapon! Sa lahat po, pwera doon sa mga taong naniniwala na kapag nag-vaccine daw po, eh magiging zombie daw pagdating ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? Isang magandang afternoon sa lahat po ng mga bangga po natin na nandiyan po sa kanila mga opisina, nandiyan po sa kanilang mga bahay at kung saan-saan pa. Kung ikaw man po ay bumabiyahe at papunta somewhere, mahal ko, good afternoon to you. Sana ayos lang ang pakiramdam mo. Oras natin sa Bangga Puluan. 3 minuto na lang po at sasapit na ang alas 2 ng hapon. Wow. 1:57 on the clock. Kasama nyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And of course, ang gabami yung alas 4 po tayo magsasama-sama. Okay, so kung meron kang time, halika na at visit mo ang aming social media platforms. Now na, mahal ko, because as I am speaking right now, eh, live na live din po tayong napapanood sa facebook.com/energyfm1067. Yesterday, today, and every day of the day. Tapos mahal ko, kung nandyan ka nga online ka at marami kang data, marami kang internet connection, opo, marami po talaga, mahal ko. Oo, why not? Puntahan mo na! Ikaw talaga, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok, hanapin niyo lang po, Energy FM 1067. Ha? Kamusta na po kayong lahat? Sana okay lang ang inyong mga pakiramdam. Sana po eh, nakapila pa rin po kayo sa mga vaccination sites kahit po maulan po ang araw natin ngayon pong panahong ito, mahal ko. Kasi panahon naman talaga ng pag-ulan. Kaya naman po hindi natin masisisi. Magtaka po tayo, mahal ko, kung talaga pong umaaraw ngayon. Dahil po, panahon talaga ng tag-ulan. So wala pong sisihan talaga. Alam naman po natin na mangyayari ang mga bagay na ito. Diba, ha? And, nga pala, ha? Baka hindi po kayo informed, mahal ko. The search for susunod na pangga ay ongoing na po yan. Maging parte ng aming pamilya dito po sa Energy FM, eh halika na at pumunta ka na doon sa page po namin. Merong QR code doon. You just have to scan, tapos malalaman mo na kung ano yung mga kailangan mong gawin. If fill in mo yung mga data na nandun, data talaga, data or data, kahit ano man,
ba? Tapos mahal ko, eh, yun, yung mga requirements nandun din po. So you just have to scan yung pong QR code dyan po sa aming page. Okay. This is Lihim ng Liham. Mahal ko, pangga ko, baby ko. So alam mo na kung ano mangyayari ngayon pong hapon na ito. Hindi ko alam pero parang may bago sa sistema ko. I don't know why. Maybe mamaya ay kailangan kong uminom ng motga. Gamot dahil parang may something. Or baka naiinitan lang ako. Oo. Baka lang. No? Kasi naka-jacket pa ako ngayon. Ewan ko ba? So there. Lihim ng Liham ang programang sumasausaw sa buhay ng may buhay, mahal ko po. Tapos, kung meron kang gustong sabihin, meron kang gustong ikwento, na story, love life mo, mahal ko, halika na isend mo na yan. Sa Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Again, mahal ko, Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Wag mo'y sabihin, Raljo. Sabihin mo, Energy! Let me just say hi to some friends na nandyan po sa atin pong Facebook account kay Evelyn Cañete. Ingat lagi, DJ Lindsay. Thank you so much. Si Robby Cell. Hello, Team Sausaw. Good afternoon, mga pangga. And magandang hapon din sa inyo dyan. Si Annabel. Hi, pangga, DJ Lindsay. Gandang hapon po. Keep safe always. Thank you so much. Kayo rin po, ha? Yung mga nandyan po sa labas, keep safe always. O, sa mga naghihintay po ng ating Lihim ng Liham story ngayon pong hapon na ito. Yung pong ating story is something about giving multiple chances para sa taong mahal na mahal na mahal na mahal na mahal mo. Wow! Have you ever been in that situation, mahal ko, wherein sobrang umaalab yung pag-ibig mo para sa taong to? So kahit anong gawin niyang pagkakamali sa'yo, you just give chances, di ba? Talagang lagi mo siyang pinapatawad, kahit ano pang mangyari, kahit gaano pa kasakit, ayaw mo siyang mawala sa feeling mo, kaya naman paulit-ulit mo siyang pinapatawad, kahit alam mong ikaw yung talagang nasasaktan. Have you been in that moment? Na parang labag sa kalooban mong patawarin siya, pero wala kang magagawa eh, kasi mahal na mahal mo siya. Ako, kung nandyan ka sa ganyang sitwasyon ngayon, mahal ko, na ako makaka-relate ka po sa ating story for today. Once again, kung meron kang story, ha, huwag mong kakalimutan, madaling-madali lang. Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Again, mahal ko, Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Diyan mo po isend yung inyong story para po ma-share sa ating mga pangga through Lihim ng Liham. Alright? Okay, mahal ko. Halika na, simulan na po natin to. Oras natin sa 2:02. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. That's 2:02 on the clock. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Yeehaw! At syempre naman, this is Lihim ng Liham sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo! Energy! Lihim ng Liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit. Suyab na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng Liham. Lihim ng Liham. Mahal kong Lindsay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maya. Mahaba po ang kwento ko. Pero sana po maintindihan niyo po ako. Lindsay, meron po akong boyfriend.
Itago na lang din po natin siya sa pangalang Kevin. Dalawang buwan na po kami ni Kevin nang malaman ko na hindi lang pala ako ang girlfriend niya. Meron pa siyang isang girlfriend. 1 year and 3 months na po sila. Mas matagal na po sila kesa sa amin. That time, Lindsay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi si Kevin, siya yung bumuo sa akin eh. Siya yung nandyan nung mga panahon na wala akong malapitan nung meron akong problema. Siya yung taong palaging nandyan kapag kailangan ko ng kasama. Again, siya po ang bumuo sa akin. Kaya naman ang malaman ko to, hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Sabi ko doon sa isang girlfriend niya, hindi ko talaga alam na meron pa siyang girlfriend. Kasi kung alam ko, hindi ako papatol. Naging maayos naman kausap yung babae. Hanggang sa hindi na lumaki yung problema. Naging okay na rin ang lahat. Dahil doon, Lindsay, nakipag-break na ako sa boyfriend ko. Pero ang sabi sa akin ni Kevin, ako raw ang pinili niya. In short, iniwan niya yung first girlfriend niya para sa akin. Pero hindi pa rin kami nagkaayos noon, Lindsay. Siguro mga 2 weeks pa bago kami nagkasundo ni Kevin. Ang sabi niya sa akin, hindi na raw sila nagkikita nung babae na yon. Kasi wala na raw pagmamahal na nararamdaman si Kevin para sa kanyang first girlfriend. Ako naman, dahil sa mahal ko rin siya, naniwala ako. Naniwala ako na ako yung mahal ng boyfriend ko. Make the long story short, Lindsay, nagkaayos nga kami ni Kevin. Ang problema, paulit-ulit ko siyang nahuhuling ng bababae. Sa kabila nun, wala eh. Paulit-ulit lang din akong nagpapatawad. To be honest, Lindsay, ako pa. Ako pa yung naghahabol sa kanya. Ganun ko siya kamahal. Tapos ito pa ha. 2 days bago yung anniversary namin, nakipag-break sa akin si Kevin. Ang sabi niya sa akin, magfo-focus daw muna siya sa pamilya niya. E di ako naman. Wala naman akong laban sa pamilya niya eh. Taas kamay ko kapag sinabi niya na kailangan siya ng nanay niya at ng tatay niya. Walang question dun. Kaya Lindsay, pumayag ako nung dinahilan niya sa akin na kailangan niyang tumulong sa mga magulang niya. Yun naman pala, Lindsay.
Nalaman ko. Nalaman ko na nagkakausap na pala ulit sila nung ex niya. Sobrang nasaktan ako nun. Hindi mo alam kung kanino ka maniniwala. Sa sarili mo ba na nagsasabing, pagsubok lang to? Baka naman magkaibigan lang sila kaya nag-uusap. O dun sa ibang parte ng pagkatao mo na nagsasabing, may something sila ng ex niya. Sa sobrang sakit, Lindsay, wala na akong nasabi. Nanahimik na lang ako. Hindi ko sila ginulo. Pumunta ako sa Maynila para magtrabaho. Doon ko ginugol yung oras ko. Bago magpasko, Lindsay, umuwi din ako sa probinsya namin para doon mag-celebrate. At dahil nagkakausap pa rin naman kami ni Kevin, tinanong niya ako kung uuwi nga daw ba ako. Sabi ko, oo. Lindsay, hiniling sa akin ni Kevin na sumaglit daw ako sa bahay nila para daw magkalinawan kaming dalawa. Kasi nga naman daw, wala raw kaming closure. O sige. Pumayag ako, Lindsay. Nakipag-usap naman ako sa kanya ng maayos. Yun nga lang, hindi lamang yun ang ginawa namin. Of course, nung una, nagkaiyakan, nagkadramahan, nagpaliwanag. Pero nung pumasok na kami sa kwarto, hindi na namin napigilan yung sarili namin, Lindsay. May nangyari sa amin ni Kevin. You came along unexpectedly. I was doing fine in my little world. Baby, please don't get me wrong, 'cause I'm not complaining. But you see, you got my mind spinning. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. Was it? Lindsay, akala ko magiging maayos na kami ni Kevin after noon. Kaso mali eh. Kasi after noon, hindi na ulit kami nagkausap. Wala nang paramdam ulit. Hindi ko naman siya pinilit. Hindi ko na rin siya hinabol. Bumalik ako sa Maynila after ng Pasko. Pero Lindsay, malaman-laman ko, January, buntis pala ako.
Hindi ko yung tinago sa kanya. Sinabi ko kagad. Pero Lindsay, hindi ko mag-gets yung reaction niya eh. Hindi ko alam kung masaya ba siya, malungkot ba siya. Parang wala lang sa kanya. Makalipas ang isang buwan na wala sa akin yung baby ko. Sobrang sama ng loob ko. Alam mo yung pakiramdam na mag-isa lamang akong nahihirapan. Walang karamay, walang kasama. Pero awa ng Diyos, may nakilala akong lalaki na tanggap ako. Niligawan ako ng lalaking yon. At nalaman yon ni Kevin. Nang minsang umuwi ulit ako sa probinsya namin, nag-usap ulit kami ni Kevin. At nung time na yon, nagkaayos na kami. Mahal ko kasi. Matapos naming mag-usap ni Kevin, hindi ko na nireplyan yung other guy. Hindi ko na rin sinasagot yung mga tawag niya. Hindi ko na siya in-entertain. Lindsay, nung time na yon, nagkabalikan na ulit kami ni Kevin. Hindi ko siya matiis dahil mahal ko siya. Pero Lindsay, hindi nagtagal. Puro away. Puro pagdududa. Puro sigawan ang nangyayari sa amin. Ang toxic na nung relasyon namin. Ilang beses ko na rin siyang nahuli na nambababae na naman. Pero tiniis ko ulit. Kasi ganun talaga, diba, kapag mahal mo, magtitiis ka lang. Pinatawad ko siya. Naging okay din naman eh. Kasi April, naging maayos naman ang lahat. Para kaming nasa bagong relasyon kasi hindi na kami nag-aaway nun. Updated na rin kami sa lahat ng ginagawa ng isa't isa. Tapos nung time na yon, madalas na rin kaming magkasama. Pero heto na. May 2019. Merong isang babae na nag-chat sa akin. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya sa akin na buntis daw siya at si Kevin ang ama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time kasi nasa Manila ako noon eh. Tapos paggising ko sa umaga, yun agad ang bumungad sa akin. Umuwi agad ako noon sa probinsya para magkausap kaming dalawa ng boyfriend ko. Lindsay, doon ko nga napatunayan na sa pang-ilang pagkakataon na niloko na naman niya ako. Pero ang sabi sa akin ni Kevin, 100% sure daw siya
kanya yung bata. Wala lang daw maituro yung babae. Menor de edad yung babae, Lindsay, kaya natakot din ako sa kung anong pwedeng gawin ng mga magulang niya kay Kevin. Ayoko siyang pabayaan sa laban na yun. Kaya Lindsay, kahit masakit sa akin, kahit mukha na akong tanga, di ko siya pinabayaan. Sinamahan ko pa rin siya. Hindi ako nawala sa tabi niya. Kahit alam ko na ginago niya ako. Sarili ko'y napapayaan mula nang ika'y ibigin ko. Tanging sa'yo lang umikot mundo ng puso kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso ko. Lindsay, ilang buwan pa hindi na nagparamdam sa amin yung babae. Kasi nabalitaan namin na hindi naman talaga daw buntis. Nalaman din namin na matapos niya kaming guluhin ni Kevin, eh meron namang ibang lalaki na tinuturo yung bata. Kaya nanahimik na rin kami. Simula nun, Lindsay, nag-umpisa ulit kami ni Kevin. Pilit naming binubuo yung relasyon namin na ilang beses nang nalamatan. Ako naman, pinipilit kong kalimutan lahat ng nangyari sa amin. Kasi Lindsay, alam mo, pagkatapos ng problema na yon, nagbago siya. Every time na lalabas ako, siya naman ngayon yung naghihinala sa akin. Dati-rati ako yon. Alam mo, habang tinatype ko tong story na to, hindi niya ako kinakausap. Kasi kasama ko yung mga kaibigan ko kagabi. At hindi naniniwala sa akin yung boyfriend ko na mga kaibigan ko ang kasama ko. Message ko lang kay Kevin. Babe, gusto ko lang malaman mo na hindi mo ako katulad. Kung ako, kaya mo akong nakikitang nasasaktan. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun.
ayokong makita ka ng nalulungkot. Kasi mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para sa relasyon nating dalawa. Magtiwala ka lang. Akin na lang ganito. Isipan na ay gulong-gulo. Lagi na lang nabibigo. Ngunit ikaw pa rin, sigaw ng puso. Ilang liham na ang sinulat sa'yo. Ilang luha na rin ang natuyo. Kailan kaya muling makakatawang? Hindi ko pinipilit, walang lungkot na sumisilip. Kailan kaya muling makakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip? Kailan, kailan, kailan ang dating tayo? Kung ano man totoo, isip man ay litong-lito. Handang-handa ako sumalo. Pagkat ikaw pa rin sigaw ng puso. Ilang awit na ang inalay sa ilang luha na rin ang natuyo. Kailan kaya maling makakatawa? Hindi ko pinipilit, walang lungkot na sumisilip. Kailan kaya maling makakamit ang iyong yakap at halik sa panaginip? Kailan, 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 kailan ang dating? Kailan kaya muling matatamasang ikaw ay makasama't sabay tayong kakanta? Kailan kaya muling mararanasan sa pagdilat ng mata, ikay hindi lang alaala? Lindsay, ako si Maya at ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham.